Gusto mo bang mababalisa siya kung hindi kanya makikita? Kung yes, please continue watching. Hello mga guys, kumusta kayo? Panibagong araw, panibagong video na naman tayo. And sa araw na ito ay isa na namang video ang aking ituturo sa inyo na simpleng gabay o simpleng pamamaraan na makakatulong sa atin. At bago ang lahat, gusto ko lang mag-disclaimer sa mga taong hindi naniniwala at hindi gusto ang mga kagaya nitong video, please skip this video at maghanap kayo ng videos na gustong gusto nyo, dahil ang video na ito ay para lamang ito sa mga taong naniniwala and gusto mag-try. So, bago ko umpisahan ang lahat, ako muna ay manglalambing sa inyo upang suportahan ang aking isa pang YouTube channel. Doon po ay nag-a-upload din po tayo ng mga rituals at mga pampaswerte at yung mga tinutulungan natin. So, ang pangalan po ng aking isang YouTube channel ay Lynn Quaresma. So, ito po ang aking YouTube channel. Taos puso po ako nagpapasalamat sa inyong pag-subscribe and pag-suporta sa aking isa pang YouTube channel. And shoutout sa Twin R Salon Aesthetic Center sa mga gusto magpaganda. Doon na po kayo sa Twin R Salon Aesthetic Center. Natatagpuan po ito sa General Santos City. And maaari po ninyong gamitin ang aking pangalan or ang pangalan ng aking YouTube channel upang makabig discount po kayo. So doon na po kayo sa Twin R Salon Aesthetic Center. And ngayon, patuloy po tayo kung paano mabalisa ang inyong partner kung hindi kayo niya makikita. Mababalisa po siya kung hindi niya kayo makikita o hindi kanya makakausap. Hindi siya mapakali sa pagtulog niya sa gabi kapag nagawa ninyo ito. Ito ay pwedeng gawin sa parihas ang kasarian. Babae to babae and lalaki to lalaki. Siyempre sa ating babae at lalaki na magpartner. So, sa mga materialis or materialis na ating gagamitin dito, ay napakasimple lamang at makikita nyo lamang ito sa loob ng inyong pamamahay. So, ano nga ba ang materialis na ito? So, kailangan natin dito ng baso. So, dapat ay clear po na baso at babasa gin po dapat. Dahil ang babasagin, ito po ay nagbibigay energy, nagbibigay or dagdag energy sa inyong ginawa. Kaya naman pinapalakas yung mga ginagawa ninyong rituals and huwag kayong gumamit ng plastic or mga disposable. So, dapat po ay clear and glass po talaga. Babasagin po dapat. At kailangan din po ninyo dito ng larawan ng inyong target. So, kahit yung mga ID size lamang, pwede na yon. Basta importante, mukha po ito ni target. So, ito lamang po ang dalawang bagay na ating gagamitin sa paggawa ng ritual na ito. So, ngayon, kapag ready na ang inyong gagamitin sa pag-ritual, kailangan mo munang i-focus ang inyong sarili. Kailangan mong i-focus, ihanda, at kailangan na 100% ang inyong tiwala. Dahil dito, kapag kulang ang inyong tiwala at paniniwala, maaari po itong hindi gagana or maaari itong hindi talaga tumalab ang inyong ginawa. So, kailangan focus, tiwala, at paniniwala ang inyong gamitin dito at mula sa inyong puso ang paggawa. So ngayon, kapag ready ka na, ay pwede mo nang simulan ang paggawa nito. So ang gagawin mo lamang dito ay napakasimple lamang. Ito ang larawan ni target. Titigan mo siya ng mga ilang segundo. Titigan mo siya ng mga ilang segundo or isang minuto na mula sa inyong puso or may buong pagmamahal na pagkatitig. And habang tinitigan ninyo siya, binivisualize ninyo yung mga positive na mangyayari, na mababalisa siya kung hindi kanya makikita. Gusto niya na makikita kanya palagi. And ayun, talagang hindi siya makatulog. Talagang iisipin mo siya nang nagmula talaga sa inyong puso at may buong pagmamahal. And ngayon,
kapag natitigan mo siya and nag-isip ka ng mga positive para sa inyong dalawa na coming, so pagkatapos nun, ay ilagay mo lamang ito sa baso, ang kanyang larawan. Ngayon, pagkalagay sa baso yung kanyang larawan, itapat mo ito dito sa iyong baba. Itapat mo ito sa iyong baba at sambitin mo ng 7 beses yung pangalan niya at apelyido at yung magic words natin. So, ano nga ba or paano natin ito banggitin? So, banggitin mo isa, pangalan, apelyido at sabihin mo, mababalisa ka hanggat hindi mo ako makikita o makakausap. Pangalawa po, again, pangalan, apelyido ni target at sabihin mong mababalisa ka hanggat hindi mo ako makikita o makakausap. Again po, pangatlo, pangalan, apelyido, mababalisa ka hanggat hindi mo ako makikita o hindi mo ako matatawagan. So, 7 beses mo po itong sasambitin. 7 beses at kailangan na nagmula sa inyong puso ang pagkasambit, positive ka dapat sa inyong pagsambit. Ngayon, pagkatapos mong sambitin ng 7 beses yung kanyang pangalan at yung magic words natin, ay itaob mo lamang ito dito sa iyong palad. Itaob mo ito sa iyong palad ng mga ilang segundo, and habang tinataob mo ito sa iyong palad, ay i-visualize mo pa rin siya. So, kung magtatanong ka saang palad ito itataob, kahit saang palad, pwedeng dito sa kaliwa, pwedeng dito sa kanan. So, nakadepende na po sa inyo kung saan ninyo pwede siyang itaob. And, ayun, pagkatapos mo itaob, humanap ka ng paglagyan ng basong ito. Ilagay mo ito doon, kailangan medyo mataas na bahagi, pwede sa inyong mesa, sa inyong cabinet, sa ibabaw ng inyong Jura box, pwede ito. Itaob nyo lamang ito, hayaan ninyo siya nakataob hanggat hindi pa siya kumuntak sa inyo, hanggat hindi pa siya nagpaparamdam, hanggat hindi mo pa naramdaman na naggumana na pala ang inyong ginawa. Syempre, huwag ninyong madaliin. Dahil kapag minamadali ninyo palagi ang isang ritual, maaari po itong yung tipong hindi agad-agad gumana. Kumbaga, inaano kayo ng rituals na yung tipong hindi natin hinihintay pero dumating. Yung ganung mga pangyayari. So, huwag ninyong hintayin. At huwag ninyo laging isipin. Hindi naman natin maiiwasan na mag-isip tayo pagkatapos natin gumawa. So, normal po yan. Lalong-lalo na kapag kayo ay baguhan na gumawa ng mga rituals. Kahit na ako dati ay nag-iisip ako kapag gumawa ako ng rituals para sa partner ko. So, kapag katagalan ay mawawala din yan. And focus na po kayo sa paggawa. Kailan ito pwedeng gawin? Gawin ito sa araw or kahit anong araw at kahit anong oras. And pwedeng araw, pwedeng gabi. So, pili lamang kayo as long na nanggagaling sa inyong puso at taos puso ninyo itong ginawa. Kung may mga katanungan kayo, mag-comment lamang sa baba upang ma-replyan ko kayo. Bye-bye everyone! God bless us all.